Yung maligayang pagbabalik, mga idol. So brutal nga po na sinabi ng isa sa mga kaibigan at trainer ng dating Pinoy World Champion General Casimero na si Stephen Lunas sa YouTube live nito kay Kuyang Joseph na tatlong araw bago matapos ang malakipap na drama na bakbakan ni Cuadro Alas at Japanese boxer na si Rayo Akaho sa South Korea kung saan nauwi sa no contest ang resulta ng laban dahil dinaan sa aktingan ni Akaho ang dapat sa pagsuko nito sa laban kontra sa Pinoy. At ayon kay Sir Lunas, mga idol, marami na daw nag-aagawa ng mga bigatin ng promoter at nagbigay na ng interest na kunin si Cuadro Alas. According ito mismo, mga idol, sa isa sa mga manager nito na si Jose de la Cruz. Ang mangyayari daw, mga idol, magsasubmit ng offer ang mga promoter kung sino ba ang makakalaban ni Casimero at magkano ang makukuha niya sa laban. At si Cuadro Alas na daw mismo ang mamimili kung kanino offer ang kanyang tatanggapin dahil umpisa daw ngayon si General na ang totoong boss sa kanyang mga susunod na laban. Well, astig na talaga ang dating niya ni Cuadro Alas, mga idol. Legit na superstar na talaga ito. Ang ganitong setup kasi ay para lang sa mga BIB o very important boxer. Bibihira lang mga fighter na ganito, mga idol. Kagaya ito sa galawan ni Floyd Mayweather Jr., Manny Pacquiao, Saul Canelo Alvarez at iba pang mga superstar sa boxing sports. Yung hindi nakadepende sa mga promoter dahil sila ang bossing sa kanilang laban. Bagamat hindi daw muna i-disclose ni Sir Lunas kung sino mga promoter ang gusto i-acquire si Cuadro Alas. Hinihintay pa daw nila kasi ang final decision sa nangyari sa laban ni Casimero at Rayo Akaho. Kung mababago ba ang no contest na decision sa technical knockout. Ayon kasi mga idol sa kontrata na pinirmahan ni Casimero sa Treasure Boxing Promotion na sakaling manalo siya sa laban kay Rayo Akaho, Treasure Boxing pa rin ang magpopromote ng kanyang susunod na laban. Well, dahil no contest naman ang laban, mga idol, eh wala nang magiging obligasyon ng Pinoy sa mga Japanese promoter. Kaya sila na mismo ang naglalakad ng palitan ng desisyon ng Korean Boxing Panel para mapunta pa rin sa kanila si Cuadro Alas. Pero kung hindi, malamang pwede na mamili si Casimero sa mga promoters na interesado siya kunin. Well, para naman sa atin, mga idol, sigurado gagawin lahat ng paraan ng Treasure Boxing Promotion na makuha ni Casimero ang panalo kay Akaho at hindi hahayaan na iwan sila ni Cuadro Alas. Simulat sa pool pa lang kasi, mga idol, target na talaga ng mga Japanese promoters ang Pinoy para sa super fight na laban nito kay Naoya Inoue, which is ito na siguro ang masasabi natin na pinakamabentang laban na gaganapin sa Japan. Ibig sabihin nito, mga idol, limpak-limpak na salapi ang mga pupunta sa bulsa ng mga promoters pati na rin sa mga boxers. Samantala, sa ibang usapan naman, mga idol, Gervonta Davis binabalak na magretiro sa boxing sports. Kung saan ayon nga po sa panayam sa lightweight superstar, tatapusin niya lang daw po ang obligasyon nito sa kanyang division. Andurugin at talunin ang mga big names sa 135 pounds, kagaya ni Vasily Lomachenko, Ryan Garcia, Devin Haney at Shakur Stevenson. At magretiro na daw ito sa bakbakan para makatulong naman daw ito sa mga aspiring boxers na nag-uumpisa palang gumawa ng pangalan sa boxing sports. I ain't really trying being this too much longer. So that's the answer right there. Once I get them guys out of there, I'm gone. Is that right? So let's say like 30-ish, something like that? Why do you want to get out so soon? I want to just help people that's coming behind me. I feel as though that's more important.